Upang mapaunlad ang pangkabuhayan ng mga mamamayan sa probinsya ng Capiz, matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony ng Sustainable Livelihood Project for Fisher Folks Association mula sa ating gobyerno. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Pablubos. Seremonya ng pamamaragdagang asa at Barangas City Capiz nito lamang ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang seremonya ay pinangunahan ni Governor Ferdinand Otto Castro kasama ang mga tauhan ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ricardo B. Humuad Jr., Force Commander, at ang mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga barangay officials at mga pangulo ng Fisher Folk Associations, pati na rin ang kanilang mga miyembro. Masayang nakatanggap ang mga nasabing asosasyon ng water refilling station na may kasamang delivery tricycle. Naging tulay ang PNP Retooled Community Support Program upang mabigyang tulong ang mga nabanggit na asosasyon para makakuha ng suporta mula sa pamahalaan. Dagdag pa rito ang mga plano, programa at mga susunod na hakbang para sa iba't ibang asosasyon ay nabuo ng PNPRCSP team sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Needs Evaluation upang matukoy ang nararapat na Sustainable Livelihood Projects. Patuloy ang 1st Capiz PMFC-RCSP team na magsusulong ng mga programang magdudulot ng kaunlaran ng bawat mamamayan sa kanilang komunidad, lalo na sa mga sektor na lubos na nangangailangan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis.